What's going on, guys? Better Than Vlogs here, and welcome for another video again. And first time here in my YouTube channel, guys, magre-react tayo to our very own Taylor Swift. So first time ko gagawin ito sa aking YouTube channel. So if you are new to my channel, guys, so if you haven't met me before, guys, I'm Dan. I do random vlogs every time na hindi ako busy. So this is kinda new thing here in my YouTube channel na magre-react tayo. Guys, kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, might as well na i-subscribe mo, i-hit mo ang subscribe button, and hit the notification bell button para updated ka sa aking mga future videos every time na mag-upload ako ng mga panibagong videos ko. So without further ado, guys, let's roll the intro. Kung hindi nyo natatanong, guys, I'm a huge fan of Taylor Swift, na kung tawagin nilang Swifties. Well, back when I was 12 or 13, first time ko talaga marinig yung kanta niya or album niya na Fearless. At dun nanggaling yung love story na kanta niya na i-react natin ngayon sa video ito. So I'm so excited, hindi ko pa napapakinggan yung music, and this is my first time as well para gawin ito sa aking YouTube channel. So we're about to react about this trending music or song of Taylor Swift na sobrang sikat na noon pa at ginawan ng re-recorded version ngayon. At titignan natin kung may nagbago ba, mas gumanda ba yung kanta. Yung kantang to is galing sa album niya way back 2008 na Fearless. So ito ay love story. Titignan natin kung mayroon ba nagbago sa lyrics niya, may nagbago ba sa boses ni Taylor Swift. I know meron. I love the way na kumakanta siya nung bata siya talaga, as in. So ang haba nung taon para magkaroon ulit ng pre-recorded version ng love story. So I'm so excited kung may pagbabago ba yung lyrics, may pagbabago ba yung beat, mas gumanda ba yung quality. Ayan, so pinakinggan ko na rin yung old version ng love story. And we all know that it's really popular here in the Philippines, lalo na nung quarantine. Naging popular ang love story nung sa TikTok talaga. Without further ado, guys, start na natin. I'm so excited kung ano yung magiging kalabasan. So, let's play. Grabe yung music niya, guys. Yung instrumental niya may pagbabago. Mas nag-improve siya. Young when I first saw you, I closed my eyes and I love the way na pinapakita dito yung mga old memories with Taylor Swift, picture taking with the fans. So it's kinda great memories with Taylor Swift. On a balcony in summer air, she didn't like in the better. Grabe yung the way na kumanta siya ngayon dito sa mismong re-recorded version ng Love Story. Is medyo hindi masyadong nagkakalayo dun sa boses niya noon dun sa old version at dito sa bagong version. Sobrang balanced lang, at I feel na parang ganun pa rin. I feel the presence ng original pa rin. At syempre, ang pinaka nagustuhan ko dito is yung quality na ng instrumental. Sobrang ganda na. Compilation of different memories with Taylor Swift with fans. This is really kind of lovely for me because one of my dreams is to meet Taylor Swift. Na-meet ko na siya during her live concert, The Red Tour. The one thing that I really love on this song is favorite ko talaga yung mismong Fearless album. Kapag chinake mo talaga yung
yung phone ko is sobrang daming Taylor Swift na kanta. I-enjoy ko talaga pakinggan yung mga music niya because I literally love country music. For you, Romeo, with heaven, my daddy's dead there, from Juliet. Romeo, take me somewhere we can be alone, I'll be waiting. I love the way she flipped her hair during her concert. Sobrang astig niya talaga para sa akin. Kasi all know naman talaga na sobrang talented talaga sa pag-write ng mga kanta niya. Almost all her song is related talaga. Tunay na nangyayari sa buhay niya. That's one thing that I really love about Taylor Swift. On this really coded love story, guys, sobrang ganda. Yung quality talaga nung mismong instrumental talaga sobrang nag-improve talaga. It's a love story, maybe just say yes. But it's so real. It's a love story, maybe just say yes. Oh, I love this so much. Yung makikita mo yung mga fans niya, I think napaka friendly niya talaga. Romeo said me, I've been feeling so long. Is my head, I don't know what you think. Let me through the years and never have to be alone. I love you and that's all I really know. It's a love story, maybe just say yes. When I first saw you. Oh, I literally love it so much. Almost the same lang. Almost the same, walang kupas yung boses ni Taylor Swift. Pero medyo nag-matured ng kaunti. Yung lyrics, wala naman na bago dun sa lyrics. At ang pinaka nagustuhan ko dito, yung beat talaga. I love the way na na-maintain niya yung mismong the way she sing. Dun sa mismong old version ng love story at dito sa mismong bagong re-recorded na love story. Actually guys, nagpalit na ako ng profile picture ko sa FB. I'm very proud talaga na sabihin sa buong mundo na big fan ako ni Taylor Swift. Pinapakinggan ko parati yung mga music niya. I'm a big fan of Niall Horan as well, a previous member of One Direction. So pag nagsawa ako na sa mismong Niall Horan, dalawa lang sila talaga, as in pinagpapalit-palit ko ng music. At on that, kontentong-kontento na ako. If you enjoy watching this video guys, sorry because this is my first time to do a reaction video here in my YouTube channel. I hope na na-enjoy nyo panoorin ang aking video na ito. Leave me a comment at the comment section below. Leave your suggestions kung gusto nyo pa ng ganitong klaseng video. If gusto nyo mag-suggest ng ganitong klaseng video ulit, so you can freely comment your suggestions at the comment section below. That will be fine. I love reading suggestions on the comment section below kung may mga suggestion kayo. So I think that's it guys. I hope you enjoy watching this video. Don't forget as well to follow me on my social media account at Better Than Vlogs. Thank you so much for watching. It's Better Than Vlogs.